Ayan mga kapurman. So, ayan na yung bahay na ano, hindi natapos. So, kita na yung itsura niya. Maliit lang siya na ano, kwarto. Ito mga kapurman, may project naman tayo dito na renovation din ito. Kumbaga, itong amay bubong na to, itatanggalin ito at saka palitan natin ng bago. Streamline na lang ang bubong. Layering natin dito. Ito, tatanggalin din. Saka yung mga ano dyan, kahoy, puputulin para maklearing. Kasi mayroong isang bahay dito. Bandang huli, ayusin din natin yan. Kaya clearing na lang natin. Masyadong maraming ano, mga tambak dito. Magiging tambakan ito. So, lilinisan natin mga kapurman. Dito mga kapurman, sa likod na banda ito, malapad pa yung space dito. Hindi lang talaga asikaso, kaya ganito yung hitsura na tubuan na ng mga damo. Kakaway. Pero yung structure dito mga kapurman, talagang matibay pa siya. Yan, so siguro papalitan na lang natin yung trusses. Yung purma ng bubong masyadong matarik. So baguhin na lang. Sa ngayon, yan yung tatanggalin natin. At saka papalitan niya ng ano, streamline na lang yung design ng bubong. Yung kahoy na yun, yung malaki na yun, puputulin na yan. Kakasira ng structure ng building yan eh. Ito yung building mga kapurman, no, na dati may kahoy sa loob. So puputulin natin yan. Ayan na yung bahay na ano, hindi natapos. So kita na yung itsura niya. Maliit lang siya na ano, kwarto. Konti na lang dito mga kapurman, inuna namin yung mga kasura dito na naka-imbak. Yung ilalim pala nito ay simento. Saka yung kahoy, konti-unti na natin yung tinanggal. So ingat, baka may ahas. Malinis na dito na part. Ayan mga kapurman, dali natin sa junk shop yung mga bakal na ano, pinambaklas dun sa ano natin sa loob, yung pinag-clearingan natin na area. Dito tayo ngayon mga kapurman sa ni-clearing natin na ano area. Ito na demolish na ito dito, yung may bubong yan diyan dati. Tatanggalin na ito din yung kubo diyan na stock room. Natanggal na rin. Tagal tayo na hindi nakabalik dito. Mga ilang araw. So ganito na yung itsura. At tatanggalin din yung puno na yan, hichinso na lang. Hindi pa dumating yung ano natin magkakarga ng mga basura, pero nakasaking na yan lahat. Sinako na lang natin para pagdating diretso na karga. Yan, pangalisin pa natin yan. Yung mga yero na yan, tsaka yung mga bakal na yan para maklearing dito. So, dinidemolish natin yung ano mga kapurman, yung natirang mga bakal. So, ginamitan natin ng welding machine, pang-cutting. Medyo mabigat yung kulungan ng aso mga kapurman. Hindi kaya ng apat na tao, dagdagan ng tao pag kulang.